everyone, welcome back to my channel, and for today's video, we will be reviewing the new Get Ready With Me Cosmetics Powder Rush. Kinikilig pa rin ako guys, kasi talagang nakadikit yung pangalan ko. Alam niyo yung thought na pinrint nila, tinipe nila, dinikit nila yung pangalan ko sa kanilang PR package. Kinikilig talaga ako and I am so grateful. So thank you so much Get Ready With Me Cosmetics and May for including me in your PR list. They sent me a total of 3 shades ng kanilang Powder Rush and I think they have a total of 8 shades guys. Ang dami nun. And I really appreciate Get Ready With Me Cosmetics when it comes to inclusivity. Kahit dun sa kanilang radiance tint, ang dami nilang nirelease na shades, kahit yung milk tints nila, hands down to Get Ready With Me Cosmetics for the 8 shades. So this costs 549 pesos each and basing just on the price alone, for me, average siya. Hindi siya super affordable, hindi rin naman siya mahal, in my opinion. Pero ako kasi, I judge the worth or yung pagiging sulit, syempre sa performance. So masasabi kong sulit yung 549 pesos or worth it siya, depende kung ano yung magiging performance itong product na to on my face later. Naalala ko nung parang nag-survey si May sa kanyang Instagram stories, nagtatanong siya kung kapag powder ba, loose or pressed powder. Ako talaga, nag-vote ako ng pressed powder. And if you watch my other videos, as in, mas pressed powder talaga ako when it comes to setting my face than loose powder. And isa sa mga hinahanap ko talaga na okay na product from local brands is a pressed powder. So, I'm really, really happy na pressed powder yung na-release ni May. Kasi for the longest time, naghahanap talaga ako ng dupe ng Charlotte Tilbury. As in, later pag-uusapan natin to. But yes, this is my standard when it comes to pressed powder or setting powder. So, ang sinend nila na shade sa akin are Nutmeg, Biscuit, and Linen. So, itong tatlong to, doon sa kanilang shade range na ipapakita ko dito, nasa parang mid siya sa shade range nila. So, I think meron at meron akong mahahanap dito na shade na akma sa akin skin tone, which is medium skin tone. So this is how the product itself looks like. I love it. Looks and feels so expensive. And nandito sa likod yung shade and yung signature ni Get Ready With Me Cosmetics na pwede nyo ilagay yung date opened. And when you open it, meron siyang kasamang velvet puff. And ang nagustuhan ko dito guys is yung kanyang shape. Di ba ngayon, uso yung ganyang puff. Parang meron siyang pointy na tip para talagang maipapasok mo siya sa mga edges. Like kunyari dito sa eyes mo. When you open this, of course, merong mirror. And nandito yung powder. And the thought behind this na panood ko sa isang video, TikTok video ni May, which I 100% agree. Ako rin yung type na ayokong nakapatong lang all the time yung puff ko sa powder. And of course, gusto ko pag nagre-retouch ako, kadikit na siya nung powder or nung product mismo. Para hindi na ako yung gaganon, tapos gaganonin ko pa kapag magre-reapply ako. 100 points for me yung packaging. Yun nga lang, compared to my other compact na pressed powder, it's more bulky. And as you can see, ito si Charlotte, ito si Get Ready With Me, ito naman si Happy Skin, ito si Get Ready With Me. Hindi siya deal breaker for me. Ang importante sa akin is yung product itself. Okay, so just to let you know, bago natin iswatch yung product is on my face right now. Now, hinati ko siya guys kasi this product, you can use this now on its own or you can use this on top of any base or foundation. So, on the side, hindi ako naglagay ng any foundation or any base, just concealer and of course, yung skincare, sunscreen ko underneath. Ito yung side na hindi ko nilagyan kasi mayroon akong mga visible blemishes dyan, mga dark spots. So, we can see somehow kung ano yung coverage niya. Although, this one guys is a setting powder. So, ako personally, I'm not really after the coverage. More on kung paano niya isiset yung face ko. And on this side, naglagay ako ng same skincare, same sunscreen, same concealer, but I put a tinted sunscreen or a base para makita natin kung paano siya lalapat on the skin with or without base. Okay, so iswatch na natin on my jaw just to see kung ano yung shade na pinaka-fit sa akin. Ang lightest na meron ako is in the shade Linen. Okay, so ayan si Linen. Actually, pag biniblend mo na siya sa skin, mas lumalapat siya sa balat. Next shade is in the shade Biscuit. Oh, ito si Biscuit. Alam niyo, parang mas light si Biscuit or baka depende rin talaga sa undertone. Ibig sabihin, mas fit sa undertone ko itong si Biscuit kasi mas nagbiblend siya sa akin. And lastly is in the shade Nutmeg. Ayan, si Nutmeg. Uy, okay din si Nutmeg ah. Ang ganda rin ni Nutmeg. But I think ang pinaka-shade ko is in the shade Biscuit. As in, yun yung nagbe-blend na talaga sa akin. Agree? Agree na lang kayo. I-blend ko lang to kasi sayang. So, on this side na wala akong any base, ang gagamitin ko is the applicator that comes with the product. And on the other side is gagamitin ko naman brush. Lightly lang muna.
So, ayan. Ayan, guys. So, ang dami kong lines sa may mata. Yan yung problem area ko kapag nagsiset. So, let's see. Oh. Ngayon ko lang nakita may pimple pala ako dito. So, I'll get more product. Okay, so sige, applyin ko muna sa buong face ko. Wow. Okay, as you can see, comparing to this side, nagkaroon ng less shine. But also, as you can see, hindi siya flat. Nakailang layer pa ako sa ibang areas, guys, ha. Nakita nyo naman kanina. Just to see kung buildable siya. Kasi gusto kong makita na kapag ba nag-second layer ako, magiging cakey ba siya, magmumukha ba siyang powdery. But it's not. And bet ko yung kanyang applicator. Hindi siya masyadong nag-aaksaya ng product, yet it evenly distributes the product on your face. And ang lambot niya sa mukha. And what I like about this, is it does the job in setting your face, pero it doesn't look powdery. Pag hinawakan mo ang velvety ng face, kaya siguro nila talaga tinawag na velvet setting powder. And kung nakita nyo dito, guys, meron nga ako nung bump, yung pimple ko dyan. Nung nilagyan ko siya, nag-blur siya. Na-amaze ako kasi hindi talaga siya powdery, guys. Natira pa rin yung ibang sheen na gusto ko. If gagamitin nyo to and gusto nyo ma-conceal pa rin yung mga dark spots, I suggest na conceal, use a concealer to conceal yung mga dark spots nyo before setting your face. And again, itong side na to is meron akong tinted sunscreen na nilagay. Ang gagawin ko is iiwan ko muna tong forehead area ko kasi gusto kong itry yung Charlotte Tilbury kahit dito man lang sa isang area na to ng face ko. Okay. I love it. Grabe, kahit nakailang patong ako, guys, hindi siya mukhang powdery. Hindi siya cakey at all. And the shade Biscuit is akma nga siya sa akin. So again, ito yung side na merong tinted sunscreen. Ito yung wala. And on this side, ginamit ko is puff. On this side is brush. Initially, ngayon, looking at my face, wala akong napapansin na drastic or significant difference having this side na applied using a sponge and on this side applied using a brush. And also on this side na walang base and this side na meron. So, on this noo, guys, sabi ko nga sa inyo, lagyan natin siya ng Charlotte just to briefly compare. Although, hindi ko to kiniklaim na talagang Charlotte Tilbury versus Get Ready With Me Cosmetics na video siya. Gusto ko lang magkaroon ng point of comparison. So, maglalagay ako here. Okay, nagdalawang patong din ako, guys. Almost same. I'm telling you guys, it's almost the same. And Charlotte Tilbury is how much? 2,200 pesos. And Get Ready With Me Cosmetics is 549 pesos. Ito, guys, yung kay Charlotte Tilbury na medium. Ito si Get Ready With Me na linen. Ito yung Biscuit, yung ginamit ko for today's video. And ito si Nutmeg. So as you can see, hindi masyado nagkakalayo lahat ng shades ng Get Ready With Me doon sa aking medium na Charlotte Tilbury. So kahit ano actually dito talaga sa sinend nila is magagamit ko. Okay, so guys, tapusin ko lang yung makeup ko on my face and I will be right back. So, naglagay lang ako ng very, very light makeup on top of the powder. And by the way, guys, I have a normal to dry skin at the moment. When it comes to oil control, unfortunately, matatry ko lang siya on my nose. So, ang tinatry ko ngayon, ang titignan ko sa kanya sa wear test is how it will look like having my skin type throughout the day. Kasi may mga powder na ganun eh. Ang ganda-ganda at first application and habang tumatagal para nagsisettle siya sa mga lines especially dito sa may eyes ko. Yan yung mga titignan natin later kung mas gaganda ba siya throughout the day. Also, I will show you guys a photo and video on how it looks on natural lighting and how it looks with flash photography. So wala siyang white cast. So that's a very, very good thing.
And also guys, just to mention, meron din siyang skin-loving ingredients. I think yun naman yung in-incorporate ng mga brands ngayon sa kanilang mga makeup products. So si Powder Rush, meron daw siyang squalane, which helps to moisturize and soothe dry, rough, and textured skin. Check for me, meron akong dry, rough, and textured skin. Meron din siyang kaolin, which can help absorb excess sebum. So to those na merong oily skin. And also calamine, which can help absorb excess oil and retain the natural moisture of the skin. Plus yun sa akin na meron siyang skin-loving ingredients. And yung kanilang creams, guys, it is blurring. Check yun sa akin. As in, na-blur niya rin talaga yung texture ko, yung nakaumbok ko dito na pimple. As in, pagka-swipe ko kanina nung applicator, immediately na-blur niya kagad. Long wearing, yun yung titignan natin later. Oil control, let's see on my nose area later and dito sa may area ng eyebrow ko. Buildable light to medium coverage. Yes, I can say na check yon. Nakailang patong ako. Sa unang patong, okay na siya actually. Pero kung gusto mo pa ng mas blurring effect, kung gusto mo pa ng mas maset, hindi siya cakey, hindi siya nagpapatong-patong, hindi siya makapaltignan or mabigat sa face kapag binibuild mo yung product or yung powder. And lastly, it is matte but not flat, which I do agree. Yun yung unang-una kong observation sa kanya. Ang dami kong mga kung ano-anong aktibidades ngayong araw na to na talagang matitest out natin siya. So, I will be right back later for my final thoughts. Hello everyone! I am back. So, ito na naman ako. Hindi naman ako nakapagpalit sa kung ano yung suot ko kanina. But anyway, just to show you how my skin looks like after a long day. I think more than 6 hours bago ako nakabalik kasi talagang sinagad ko yung araw. Ang dami nangyari. Ito na yung status ng aking face and yung pimple ko dito. Lumalaban siya guys. Ayun siya. Feeling ko dahil dito sa salamin ko, kasi lagi ako nagsasalamin kaya siguro dyan. Kasi nakita ko kanina kung saan lumalapat yung salamin ko, andun lang talaga rin yung pimple. Ayan. Itong area na to ng face ko guys, in person, as in super okay pa siya. I like how my face looks like kasi sobrang nagiging mas natural tignan yung powder throughout the day. As in yun yung in-expect ko and yun din yung wini-wish ko na maging effect niya. And ayun nga lang, yung ditong area na to, kasi itong area talaga yung oily sa akin, although I have normal to dry skin. Pero pag nag-oil up ako, yan, sa nose talaga. Tsaka, yun nga, kasi nagsasalamin ako. So, itong area na yan, prone talaga na matanggal. Which, as you can see, yung sa pimple area ko, since dyan lumalapat yung salamin, nawalan na rin ng coverage dyan ng powder. But overall, I like how I look fresh throughout the day. As in, guys, naalala ko talaga sa kanya yung Charlotte Tilbury na powder. As in, hands down, ngayon ko palang masasabi na meron akong dupe talaga kasi yung Happy Skin na Weightless Press Powder nila, alternative ko siya pero I can't say that it's a dupe kasi sobrang nipis naman talaga nun. Sometimes I find myself wanting more. Tamang timpla siya guys. Tamang timpla. As in guys, comparable siya to the Charlotte Tilbury one. Kung ang tagal yun ang gustong itry yun, yet nag-hold back kayo kasi masyado siyang mahal, this is the powder for you. May isa lang akong naisip na I really appreciate na ang daming shades na available. There are a total of 8 shades, but I think kapag in-apply mo na siya on your face, hindi na ganun kalaki yung difference, lalo na yung sa mga magkakadikit na shades. But again, I appreciate that May and Get Ready With Me Cosmetics really put 8 shades for us to choose. As in, meron at meron ka talagang makukuhang shades. Pero huwag kayo masyadong kabahan guys, kasi feeling ko, if you know your undertone and you know your skin tone, walang masyadong room for mistakes kasi nga magkakalapit lang naman din yung shades. Try natin mag-reapply. Although, ako talaga hindi ko ugaling mag-touch up lalo na gamit yung powder kasi feeling ko pinapatungan ko ng product yung dumi sa mukha ko. But, just to show you guys, try natin dito sa may pimple na area. Ayan. And here. Grabe. Ang instant talaga nung effect niya. Ayan, pak! Fresh ka agad ulit. Grabe, I love this powder. As in, gantong-ganto yung inahanap ko sa powder, guys. It's a powder that doesn't look too powdery but does the job in setting your face. It blurs out the texture up to the extent na realistic pa rin. Kasi ako, ayoko nung talaga mukha kang, tarang binlur mo na talaga yung buong mukha mo sa sobrang powdery. This is so fine. The powder is so fine. Kaya ang fine din niyang tignan sa face. I love it so much. Wala akong masabi. Nagustuhan ko siya. But before I end this video,
i-mention ko lang pala na umorder ako ng shade na buff, yung lighter than linen. Kasi feeling ko kailangan ko ng lighter shade, for example, sa mga points na gusto kong i-brighten up, like my under eyes, my T-zone. So, gusto ko lang din siyang i-try. Kasi itong si Biscuit, as in kakulay ko siya. Although, okay na ako dito, gusto ko lang i-try yung brighter na shade. So, that's it, guys. I hope nakatulong itong video na to sa inyo. Lahat ng links ng tinry natin for today's video will be in the description box below. Let me know kung meron pa kayong mga other video suggestions. And if you haven't subscribed yet, you might want to consider subscribing to my channel. Stay safe, guys. Stay healthy. And I will see you on my next videos. Bye-bye!